Welcome back, Investor! Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat muna kay Sir Giancarlo Lim na maging bahagi na kanilang Dragonfy. And soon, marami pa akong mga news na pwede ko ibahagi sa inyo sa partnership namin ni Sir Giancarlo Lim and ng Dragonfy. And I think ito isang magandang opportunity para mapalawak pa natin yung investing community dito sa ating bansa. And nawa ngayong 2024, maparami natin yung mag-invest dito sa ating merkado. Now, kung naghahanap kayo ng mga dividend stocks na maaaring maging magandang pagpilian para sa inyong portfolio ngayong 2024, narito ang 10 mga stocks na maaaring maging magandang undervalued at magbigay ng matatag na dividend yield over the long period of time. Sa ating episode ngayon, tatalakay natin ang mga ito at aalamin kung bakit mo kailang isaalang-alang sa iyong pag-iinvest. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, ako nga pala si Renz na nagtuturo kung paano mag-invest in a proper manner dito sa ating bansa. Kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Siyempre, GSMI, no, talagang maraming manginginom sa Pilipinas and talagang gustong-gusto ng Pilipino yung product na ito, especially yung kanilang Ginebra San Miguel, no, yung gin bulag. Isa ito sa mga pinakamabentang produkto ng company. And ngayon, ang kanilang market cap ay nasa 46.9 billion. Revenue nasa 51. Net income nasa 6. At kanilang free cash flow ay nasa 5 billion pesos. At hindi lamang yun, meron payback timing na nasa 6.1 years. So meaning, kung mag-invest ako ngayon sa company nito in terms of kanyang current share price, kaya niyang maibalik ng 6.1 years ang aking investment. At hindi lamang yun, ang kanyang ROI, ROA, and ROIC ay talagang very, very well quality. Dito pa lamang pinapakita na talagang superior ang company nito in terms of their competitors. At hindi lamang yun, in terms of the revenue over the past 18 years, meron silang 9% compound annual growth rate. And yung pinaka-highlights nila ay yung 5 to 7 years na nasa 14% compound annual growth rate. Dito pinapakita na mayroong moat na kinikater ang company nito over the years. At hindi basta-basta mapapasok o mapapenetrate ng mga competitors. And ang kanilang management, kaya bakit gustong-gusto ko rin ito, ay yung kanilang CEO, si Ramon Ang. Kanyang tenure ay nasa 23 or 24 years na. And talagang para sa akin, itong tao na to, ay talagang siya yung driving force ng company ito kung bakit talagang continuous na tumataas ang revenue, income, and also yung market presence ng company ito over the years. Now in terms of margin of safety, in terms of their pinakamahigpit na kalaban, ang kanilang PE ratio ngayon ay nasa 7 times lamang. Now in comparison sa kanilang forecast growth in the next coming 5 years ay nasa 18.33%. Dito, pinapakita na very, very undervalued pa ang company nito ngayon. Over the past 7 years, ang management quality ng GSMI ay talagang very, very exceptional. Sa kanyang return on equity ay nasa 22%. Return on assets ay nasa 12.48%. Return on invested capital ay nasa 33%. Dito pinapakita kung gaano ka-profitable ang kumpanya sa mga pinaglalagakan ng kanyang investment. And sa tingin ko, over time, sa ganda ng kanyang management, mag-grow pa ito ng mag-grow. Isa sa mga major advantage ng GSMI, from 2020 until now, mas malaki yung kanilang cash available kaysa sa kanilang utang. In 2020, nang kasagsagan ng pandemya, ang kanilang total na utang ay nasa 600 million lamang. Samantala kanilang cash available ay nasa 2.8 billion pesos. At ngayon, ang kanilang cash available ay nasa 9 billion pesos. Ang kanilang utang ay nasa 84 million pesos na lamang. Pinapakita kung gaano kadominante ang kumpanyang ito. At dahil sa sobrang ganda ng revenue ng kumpanya at ang kanyang net income, pinapakita dito sa atin na very, very quality yung kanilang earnings. And sa pamamagitan nito, they can pay easily yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. So, ibig sabihin, kung ikaw isang dividend investor na ka-invest sa GSMI, no need to worry pagdating sa dividend ng company in the next coming years. And over the past 23 years, ang total returns ng GSMI ay nasa 495%. In comparison sa SPY na nasa 235% lamang. And I think in the next coming years, continues pa na mag-i-increase ang performance ng kumpanya niya.
Ang Aboitiz Power ay may diversified na portfolio sa energy generation, kabilang ang hydro, geothermal, solar, and coal. Ito ay nagbibigay ng hindi lamang stable na supply ng kuryente, kundi pati na rin ang resilience sa iba't ibang klase ng market conditions. Higit pa riyan, ang karamihan ng kanilang capacity ay mula sa renewable energy sources. Ito ay nagpapakita ng kanilang commitment sa sustainable and environmental responsibility, isang magandang advantage sa panahon ngayon. Bilang isang kilalang player sa industriya, ang Aboitiz Power ay patuloy na lumalaki ang market share nito. Ang ganitong growth ay nagbibigay ng assurance sa mga investor na sila ay parte ng isang malaking umuunlad na kumpanya. Alam mo ba, kung nag-invest ka sa Aboitiz Power noong 2007, ang iyong investment ay lumago ng 591%. Kung sasamahan natin ito ng dividendo na binibigay ng kumpanya, ang total returns ng iyong investment ay umabot ng 842%. Pinapakita dito kung gaano pinapalagahan ng kumpanya ang kanyang mga shareholders over the long period of time. Nasa 34.9 billion pesos ito. At mas malaki pa ito sa kanilang net income na nasa 34.7 billion pesos lamang. Now, ano ang sinasabi sa atin dito? Ang ibig sabihin nito, there's a room for improvement sa company. Para sa akin as a value investor, magandang oportunidad dito over the long run. Now, dahil sa magandang performance na pinapakita ng Aboitiz Power Corporation today, ang aking payback time ay nasa 6 years lamang. Ibig sabihin, assuming na mag-continue ang kanyang performance today, kailangan ko lamang ng 6 years bago maibalik ang aking investment galing lamang sa capital gains. Ang aking payback price dito ay nasa 40 pesos, so medyo mababa. Pero kung titignan ko yung 8 years na payback time dito, ito ay nasa 58 pesos per share. So nasa around 60 pesos per share, no, ang fair value ko talaga dito sa AP. Now, in terms of another criteria ko sa fair value, ang aking nakuha sa AP ay nasa 61 pesos per share. Today, definitely ang company nito ay undervalued pa ng 64.74%. Now, dito naman sa Simply Wall Street, ang fair value dito na nakuha ay nasa 54 pesos per share and undervalued siya ng 31%. Now, mabalik tayo dito sa aking research tool. In terms of their revenue over the years from 2005 until 2023, makikita natin dito na sobrang ganda na kanilang performance over the years. And ang projection ko nga pagdating ng 2024 sa kanilang revenue ay nasa 223 billion pesos. And kung mapakita natin dito yung pinaka-highlights na company over the past 18 years, ang compound annual growth rate ng kanilang revenue ay nasa 19%. Na kung titignan naman natin dito ang kanilang income over the past 18 years, ang compound annual growth rate ay nasa 14%. Pinapakita lamang sa atin dito kung gaano kadominante ang company pagdating sa electric generation industry. Ang kanyang current dividend yield ay nasa 5% at mayroong payout ratio na nasa 39%. And in the next coming years, ang forecast ng kanilang dividend yield ay nasa 5.9 at merong annual dividend forecast na nasa 2 pesos per share. Ngayon kung mag-iinvest ako ng 100,000 pesos for 5 years at mayroong average dividend yield na nasa 4.66% at mayroong profit from dividend ako na matatanggap na nasa 25,000 pesos. So that's around 25% na upside potential lamang sa dividendo na ibibigay ng company in the next coming 5 years. Pero mas maganda pa rin na bumagsak yung kanilang share price para makakuha tayo ng mas malaking dividendo kung ikaw ay isang dividend player sa kumpanyang ito. Now, ang kagandahan naman dito sa Aboitiz Power Corporation ay mataas yung kanilang individual insiders, nasa 2.56%. So meaning, yung mga namamalakad ng kumpanya, yung mga top executive, ay committed na i-grow ito in the next coming years. Kasi kung bakit ka naman mag-i-invest sa isang kumpanya kung alam mo naman na hindi mag-grow ito? Bakit ka naman mag-i-invest ng yung perang pinaghirapan ng sarili mo mismong pera kung hindi ito mag-grow in the next coming year? Dito pinapakita sa atin na very very strong at very committed ang management dito. And kung titignan ko dito ang mga individual transaction ng mga insiders, talaga ang daming transaction ng mga individual na tao na bumibili dito. Kung titignan natin ang pinaka-latest na transaction ng mga insiders dito, ay noong September 26, 2023, bumili si Daniel Aboitiz ng 33 million pesos worth of stock sa maximum price na nasa 33.7 pesos per share. And over the past 1 year, majority ng mga bumibili dito ay si Daniel
Aboitiz. Pinapakita lamang kung gaano ka-confident ang individual insider na ito. Ang Asian Terminals ay mayroong malakas na presensya sa logistics industry. Bilang isang key player sa port operations, ang Asian Terminals ay nagbibigay ng serbisyong pang-logistics na may malawak na sakop. Ito ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa growth and stable na kita. Ang kanilang malakas na presensya ay nagpapahiwatig ng aktibong pagtutok sa mga international trade. Ang Asian Terminals ay nakafocus din sa mga international trades at dahil dito, mayroon itong mataas na potential na kumita. Pangalawang advantage sa pag-invest sa Asian Terminals ay ang consistent na growth at financial stability ng kumpanya. Kung titignan natin ang kanilang track record, makikita natin na ang regular na pag-angat ng kanilang kita, ito ay magandang sinyales para sa mga nag-iisip na mag-invest dito. At dahil sa magandang kita ng kumpanya, ang kanilang financials ay gumaganda din. Ang magandang financial health ng kumpanya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors. At ang kumpanyang ito ay mayroon silang financial stability, isang malaking advantage para sa mga nag-iisip mag-invest. Alam mo ba na kung nag-invest ka sa kumpanyang ito noong 2000, ang iyong investment ay lumago ng 1,400%. Kung sasamahan pa natin ito ng kanilang dividendo na binibigay, ang iyong total returns ay umabot ng 1,927%. Ito isang malaking advantage para sa mga long-term investor over time. Ang GMA7 ay isa sa mga prominente pagdating sa media broadcasting company. Ang mga pinagkukunan ng revenue nito ay nagagaling sa television and radio airtime, other businesses, and international subscription. Isa sa mga highlights ito sa GMA7 ay maganda pa rin yung kanyang financials and also yung kanyang management effectiveness. Pinapakita dito sa atin kung gaano kagaling ang management to handle other people's money and also to produce profit from their businesses and also to their shareholders. Pagdating naman sa earnings yield and free cash flow yield, pinapakita sa atin na nasa undervalued category naman ang GMA7. Sa kabila ng pagbagsak ng kanilang revenue and income, pinapakita dito sa atin na unti-unti nang bumabawi yung kanilang free cash flow. Mas maganda itong makita natin ngayon na mas malaki yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang net income. Ibig sabihin, kaya nila itong mapaganda pa o mapalago pa. Ang ayaw nating makita ay talaga mag-negative ang kanilang free cash flow. Kasi for me, pag nakita natin na negative ang free cash flow ng GMA7, talagang bubulusok at bubulusok ito pababa. Another big highlights dito sa GMA7 ay yung kanilang management effectiveness and efficiency. Over the past 18 years talaga ang ganda ng quality ng management ng kumpanyang ito. Although na malaki yung binagsak ng kanilang revenue, pero yung kanilang management quality pala in trailing 12 months talagang maganda pa rin yung pinapakita sa atin dito. One of the advantages pag-invest dito sa GMA7 ay ang pagbibigay nila ng magandang dividend sa kanyang mga shareholders. Ang kanyang dividend yield ngayon ay nasa 13.3%. And over the past 10 years, talagang continuous siya nagbibigay ng dividends sa kanyang mga shareholders. So kung meron ka namang investment sa GMA7 ng 100,000 pesos at an investment for 5 years, and ang iyong total return sa investment lamang ng GMA ay nasa 81%. So that's around 81,000 pesos. Pagdating sa 11 metrics valuation na ginamit natin, ang average na intrinsic value dito ay nasa 8.10 pesos per share. Nang kukukuha naman ako ng assumptions dito sa GMA7, assuming na ibaba ko yung kanilang return on equity ng 15%, makakuha ko ng target price na nasa 12.63 pesos per share. And ang buy below ay nasa 8.84 pesos per share. So para sa akin, mas justifiable pa rin itong aking assumptions na target price kaysa dito sa aking average intrinsic value. Why? Because maganda pa rin naman yung kanilang quality of earnings and also yung kanilang management effectiveness and ang kanilang free cash flow. Kapag nawala yung tatlong iyan, doon ako magkakaroon ng negative sentiment na dito sa GMA7. Pagdating sa competitor analysis, ang GMA7 ang mayroon pinakamataas na free cash flow na sa 2.6 billion pesos and mayroon payback time na sa 6.2. And pagdating sa management quality, ang ganda pa rin talaga ng quality ng GMA7, no? Compare sa ibang mga competitors nito. And ang kanilang debt level lamang ay sobrang baba. And ang forecast ng mga analysts na nahanap ko ay nasa 6.38% in the next coming 5 years yung kaya niya niyang i-grow lamang. So from 2007 until now, ang price return ng GMA7 ay nasa negative 21.43%. And ang total returns ay nasa 68.67%. Pinapakita dito sa atin guys na sobrang ganda talaga ng dividend na binibigay ng GMA7 sa kanyang mga shareholders. Dati, hindi ko masyadong binibili ito kasi nung una nakikita ko yung talagang malaking utang ng company. Now, nang pinag-aralan ko talaga itong company nito, binusisi ko kung bakit ganito kalaki yung pera, bakit ganito kalaki yung pera ng company, bakit ganito kalaki yung utang ng company, doon ko naintindihan na
Ganito pala yung ginagawa ng company in order to grow the business. Na isa naman sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko itong ICT ngayon, unang-una, ang laki ng kanilang presence pagdating sa kanilang port operations. Meron sila sa Asia, sa Europe, Middle East, Africa, South America, and many things. Dito, pinapakita kung gaano kalawak yung kanilang presence pagdating sa port operations. At hindi lamang yun, ang kanilang market cap ngayon ay nasa 489 billion pesos. May revenue na nasa 131, income na nasa 34 billion, and free cash flow na nasa 62 billion pesos. Take note, mas malaki pa yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang net income ngayon. Another reason kung bakit gustong-gusto ko itong ICT ngayon ay ang kanilang management. No? Pagdating sa kanilang management, ang kanilang CEO ay si Enrique Rezon. Mayroong tenure na 36 years sa company at mayroong ownership na 36% sa company ito. Talagang very very committed ang tahong ito sa company ito to grow. One of the major highlights ng ICT ay yung kanilang free cash flow. Nasa $1 billion yung kanilang free cash flow ngayon in comparison sa kanilang earnings na nasa $649 million lamang. Pinapakita dito sa atin ngayon kung gaano kaganda yung business na ginagawa ng kumpanya ngayon. Remember, may limang kaparaanan para gamitin itong positive na free cash flow. Una, they can pay dividend. Pangalawa, they can buy back share. Pangatlo, they can acquire more businesses. Sobrang laki ng kanilang free cash flow. And pang-apat, pwede nilang bawasan yung kanilang mga utang. And pang-lima, they can reinvest in themselves. Kaya napaka-importante talaga ng free cash flow. One of the major highlights din sa ICT ay yung kanyang return on equity. Nasa 41.7%. Return on assets ay nasa 12.4%. Last year na return on capital employed ay nasa 19.5%. Pinapakita all of the metrics, pinapakita sa atin na gumaganda yung management ng company. No, marami nagtatanong kung bakit sobrang laki ng kanilang utang. And ang kanilang cash available lamang ay nasa 575 million pesos. Kung sa unang tingin, talagang mangangamba kasi ang laki ng kanilang utang. So itong kumpanya, ito yung literal na they use other people's money to fund the business and to grow the business. So ang pinaka-concern lang natin dito, as long as itong company ay maganda yung management quality, okay tayo dito. Wala tayong problema as long as nababayaran nila ng maayos yung kanilang mga obligations. And over the past 18 years, ang kanilang return on equity average ay nasa 16. Return on assets ay nasa 6.2. And return on invested capital ay nasa 10.29%. So dito pinapakita sa atin na over the past 18 years, talaga na ma-manage niya ng maayos yung kanyang utang na malaki, no? Because of their other people's money. So for me, kapag pumangit ang management ng kumpanyang ito, talagang labis na maapektuhan ito at labis na bubulusok pababa. Pero ngayon, nakikita natin na labis na nag-i-improve yung kanilang operations sa loob ng business. Kaya naman, kitang-kita naman natin ito sa pag-grow ng kanilang share price over time. Over the past 23 years, ang total returns ng ICT ay nasa 6,370% in comparison sa SPY, nasa 239% lamang. Pinapakita kung gaano kaduminante ang kumpanyang ito compare sa index. Sa sobrang dami ng port ng company across the globe, talagang labis na magbe-benefits ang kumpanyang ito over time. Next stock ay ang Philippine Stock Exchange. Ang PSE ay nagbibigay daan para sa trading ng lahat ng klase ng kumpanya, mula sa malaking korporasyon hanggang sa mga promising na small and medium enterprises. Ito nagbibigay ng oportunidad para sa mga investor para pumili ng iba't ibang klase ng stocks na ayon sa ating risk tolerance. At ang kumpanyang ito ay siya lang naman ang nag-ooperate ng stock exchange dito sa ating bansa. Hindi kagaya sa ibang bansa na marami mga stock exchange na nag-ooperate. Ibig sabihin, mayroong monopoly ang kumpanyang ito. At hindi lamang yun, dahil sa pagdami ng mga nagli-list sa ating merkado, lumalaki din over time yung kanilang mga nakukuhang revenue. At syempre, kapag meron kang investment sa Philippine Stock Exchange, ang portfolio mo ay parang mayroong sinasandalang bato na hindi basta-basta matitibag ito. Now, one of the main advantage na pag-trade sa PSE dahil meron itong electronics trading platforms ang kumpanyang ito. Nagiging transparent at efficient ang pag-trade ng mga stocks. Ito ay nagbibigay kalagahan sa mga investors na makakuha ng tamang impormasyon at mabilis na makapag-decide based sa mga market trends. Alam mo ba na kung nag-invest ka sa PSE,
Noong 2003, ang iyong return sa iyong investment ay nasa 268%, at kung sasamahan nito natin ng dividend na binibigay ng kumpanya, ang iyong total returns ay nasa 385% na. Noong pag-invest natin sa PSE, ay ito isang paraan ng pagsuporta natin sa tagumpay ng mga local businesses dito sa ating bansa. Kapag mas maraming investor ang nagpapakita ng interest sa stocks, ang mga kumpanyang Pinoy ay mas lumalakas pa ang ekonomiya ng ating bansa. Ang CityCorp Energy REIT ay isa sa mga natatanging REIT company dito sa Pilipinas dahil ito ay nakafocus sa renewable energy. Kahit wala pa silang matibay na returns over time dahil ito ay bago pa lamang sa paglista dito sa ating merkado, ay talagang malaki ang potential ng REIT na company ito. Kung bakit ko nasabi ito? Dahil sa stable na income stream from real estate asset. Bilang isang REIT, ang CityCorp Energy nag-ooperate sa pamamagitan ng pag-invest ng mga real estate assets, lalo na sa mga renewable energy facilities, ito ay nagbibigay ng stable na kita para sa mga investor sa pamamagitan ng regular na dividendo na ipamamahagi nila. Ang pagiging isang REIT ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga investor na magkaroon ng diversified portfolio sa pagkakaroon ng iba't ibang real estate assets na babawasan ng risk at nagiging mas matibay na investment portfolio ito. Pangalawang aspeto kung bakit maganda mag-invest sa kumpanyang ito, ito ay sa rason na ang CityCorp Energy ay nakafocus sa renewable energy. Ang focus sa renewable energy ay hindi lamang magandang investment, kundi pati na rin tayo ay nakakatulong sa kalikasan. Sa pagtatayo ng mga solar at iba pang mga renewable energy facilities, nakakatulong tayo sa pagpababa ng carbon footprints dito sa ating mundo. Ang industriya ng renewable energy ay patuloy na lumalago dito sa ating bansa. Sa pagsabay natin sa trend na ito, mas mataas ang posibilidad na maging successful ang investment natin sa CityCorp Energy REIT. Alam mo ba, noong 2018, ang revenue lamang na kumpanya ay nasa 268 million pesos. Pagsabi ng 2022 ay nasa 1.3 billion pesos na ito. Dito pinapakita sa atin na ang laki ng potential talaga ng renewable energy dito sa ating bansa. Kaya naman, pwede mo i-consider ang kumpanyang ito kung ikaw isang long-term investor. Now, DMCI Holdings Inc. is one of the leading conglomerate stocks sa ating bansa. And also, kung bakit gustong-gusto ko itong company nito ay because ang dami niyang mga pinagkukunan ng revenue. Now, para maprotektahan ito, kailangan mayroong moat. Now, sa business, ano ba yung tinatawag natin na moat? Now, dito sa sites na ginawa natin, naandito na yan, no? Para makita ko ang isang company na mayroong moat, tinitignan ko dito yung kanilang ROI, ROA, ROIC. Tinignan ko dito over the past years, mataas ba yung kanilang return on invested capital? Now, sa case ng DMC, over the past 5 years, ang kanyang return on equity ay nasa 19%, return on assets ay nasa 11%, return on investment ay nasa 13.93%, return on invested capital ay nasa 16.96%. So dito pinapakita na yung mga pinaglalagakan ng kampanyang ito ay very, very profitable. Now, another reason para masabi ko na mayroong moat ang isang kumpanya ay tinitignan ko ang revenue growth ng kanilang performance. So over the past 18 years, ang revenue ng DMC ay mayroong compound annual growth rate na nasa 16%. That's a very, very excellent performance. At hindi lamang yun, ang kanilang free cash flow ay mayroong 13% compound annual growth rate over the past 18 years. Now, ito yung indication na talagang mayroong moat na kinikater ang company ito. Hindi basta-basta mapapasok ng mga competitors yung business model ng kumpanyang ito. Now, pagkatapos ng moat, ang susunod ko na titignan ay ang management. Now, one of the biggest reason why I like DMC so much ay because of their CEO. So, ang kanilang CEO ay si Isidro Consunji na mayroong 28.8 or halos 29 years na tenure na sa company nito. Very, very well experienced ang kanilang CEO. At hindi lamang yun, mayroon siyang ownership na 1.4%. Pinapakita dito na very, very committed ang kanilang CEO na i-grow ang kanilang business. And sa kanilang ownership breakdown, mayroong 4.1% na individual ownership ang kanilang mga insiders. Very, very well committed ang mga insiders ng kumpanyang ito. Ang intrinsic value ngayon on average ng DMC ay nasa 15.30 pesos per share. Now, dito sa data na to, sinasabi na mayroong 46% upside ang kumpanyang ito in terms of their current price ngayon, nasa 10.48
pesos. Now, hindi lamang yung para makita ko yung margin of safety ng isang company, tinitignan ko rin yung aking assumptions. Kung ito yung historical data ng kumpanya, in terms of my assumptions sa low, mid, and high assumptions, ito yung makikita mong data dito. Ang low assumptions ko in terms of target price or intrinsic value ko ay nasa 11.88 pesos per share. Ang mid ay nasa 17.61 and ang high na intrinsic value ay nasa 18.39 pesos per share. Now dito, pinapakita para sa akin ngayon ay very very undervalued ang company nito. Now sa pamamagitan ng ganitong analysis, magkakaroon ka ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest sa ating merkado. Over the past 23 years, ang total returns ng DMC including yung dividend ay nasa 9,182%. Ang SPY nasa 246% lamang. Pinapakita dito kung gaano kaduminante every year ang company nito compare sa US Index. Then ay ang malakas na posisyon ng Meralco sa industriya ng enerhiya dito sa Pilipinas. Alam mo ba na kung nag-invest ka sa Meralco noong 2000, ang iyong investment ay lumago na ng 500%. Kung sasamahan natin ito ng dividend na binibigay ng kumpanya, ang iyong total returns ay umabot na ng 775%. Ito ang kagandahan sa pag-i-invest sa kumpanyang ito over the long run. Alam mo ba na ang Meralco ang pinakamalaking kumpanya sa distribution ng kuryente dito sa ating bansa? Bilang isang leader dito sa Pilipinas pagdating sa electric distribution, nakatutok ang kumpanya sa pagbibigay ng serbisyong dekalidad at pagtutok sa mga pangangailangan ng kanilang mga consumers. Ang demand ng kuryente ay patuloy na tumataas lalo na't lumalago ang industriya at nagiging mas moderno ang ating pamumuhay. Ito'y magandang balita para sa mga investor ng Meralco dahil sa patuloy na pangangailangan ng serbisyo sa kumpanyang ito. At dahil dito, patuloy na lumalago ang kanilang revenue over time. At nung nakaraang taon, ang kanilang revenue ay lumago ng 54%. Pinapakita dito sa ating kung gaano kadominante ang kumpanyang ito pagdating sa distribution ng elektrisidad dito sa Pilipinas. Isa sa mga major advantage sa pag-invest sa Meralco ay ang regular na dividendo na binibigay ng kumpanya. Sa mga long-term investor, isa na ito sa pinaka-inaabangan ng marami ang pagbibigay ng regular na dividend. Kung ikaw ay isang investor na naghahanap ng stable na source na kita, maganda ang Meralco para sa iyo. Ang regular na dibidendo na binibigay ng kumpanya, ito ay magbibigay ng magandang income stream para sa mga shareholders nito. Sa mga nakaraang taon, maayos na itunuturing na ang Meralco sa pagbibigay ng consistent na dividend sa kanilang mga shareholders. Ito ay isang magandang indikasyon ng kanilang financial stability. Over the past 8 years, kung nag-invest ka sa PPC, ang iyong investment ay nag-return ng 176% including na dito yung dividend. Kung meron kang investment na 17,240 pesos, ang iyong investment na ngayon ay nasa 47,700 pesos. So that's around 30,459 pesos na gains sa company nito, including also dito ang dividend. So ang real question ngayon is kaya niya bang i-replicate yung past performance niya in the next coming 8 years? Yan ang pag-uusapan natin. Now ang first question na kailangan nating masagot, saan category ba ng stock na babagay ang PPC? Now ayon kay Peter Lynch, may iba't ibang category ng stocks. Pero para sa akin, ito'y mahihalin tulad ko as a fast grower. Siguro ang iba sa inyo ay magdi-disagree na itong company bakit nasa fast grower to. Pero tayo as an individual investor, may iba't iba tayong way kung paano natin tinitignan mga stocks. And para sa akin, dito siya nababagay. Ngayon, kung ito isang fast grower, kailangan muna niyang masagot yung mga tanong na nababagay as a fast grower stock. Ang unang tanong na kailangan masagot ng Price Corporation, let's investigate whether the product that's supposed to enrich the company is a major part of the company business. So meaning, yung kanilang ine-expand na product or services, ito'y magiging major contributor ng kanilang revenue segment. Now, as of 2022, majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa LPG business segment nila. 98.5% nagagaling dito. So nasa major check ang unang tanong. Pangalawang tanong, has a company duplicated its success in more than one city or town providing that expansion works? Now, ang Price Corporation, kilala ito sa Visayas at Mindanao at meron silang strong presence doon. Ang pinaka-business model nito pagdating sa LPG business segment nila, meron silang sales associate and also business center. Now, ang sales associate, ang pinaka-main focus nito ay mag-create or mag-provide ng new customer sa company.
Now, ang business center naman, ito naman yung nagpo-provide sa mga remaining customers na nangangailangan ng new LPG and also another related pagdating sa LPG business. And also sa mga matataong lugar, mayroon silang 24/7 na open ang kanilang business center. Ito yung ginagawa nilang strategy. Now, late lang sila pumasok dito sa Luzon. So ngayon ang tanong, kaya ba nilang i-replicate yung kanilang business success sa Visayas at Mindanao? Now, ayon sa pinaka-latest report ng Department of Energy, sa first half of 2023, ang market share ng price gas ay nasa 15.57%. So malaki yung kanilang in-improve sa kanilang market share. Last year, ang kanilang market share lamang ay nasa 14%. So dito pinapakita yung business ay nag-i-evolve, yung brand ay nag-i-evolve because of expansion sa Luzon area at dahil sila ay strong player sa Visayas at Mindanao. And I think in the next coming 2024, we can expect and magugrupa ang kanilang market share because of their aggressive expansion. Noong 2022 alone, ang kanilang revenue ay tumaas ng 30%. Ang profit margin ngayon ng Price Corporation ay nasa 10%. Samantalang ang industry's average ay nasa negative 0.2%. Pinapakita dito sa atin na mayroong pricing power ang kumpanya. And also, kayang i-replicate yung kanilang business model na dinala sa Luzon. So I think it's safe to say na kaya nilang i-replicate yung kanilang business success from Visayas at Mindanao to Luzon. Now, pangatlong tanong na kailangan nating masagot, check to see the company still's room to grow. O meron pa bang i-improve ang company? Noong 2022, ang pinaka mayroong malaking market share ay ang Petron na nasa 21.1%, susundan ng Liquigas na nasa 20.62%, and also susundan ng South Pacific na nasa 15.46% and Price Corporation na nasa 13.8%. Ayon sa pinaka-latest report ng Department of Energy, ito ay pinablis ng PhilStar noong October 23, 2023. Among sa apat na mayroong pinakamalaking market share sa LPG business, ang Liquigas lamang ang bumagsak ang market share, nasa 19.14% na lamang. Pero yung tatlo dito ay talagang tumaas ang kanilang market share. And also, ang demand ng LPG ay tumaas ng 4.9% year-on-year on the first semester of 2023. And I think in the next coming years, tataas pa rin ang demand ng LPG business because of dumadami ng population natin and also dumadami din ang nagkakaroon ng pamilya. At dahil dito, tumataas ang demand ng LPG business sa ating bansa. Ang pang-apat na tanong na dapat nating masagot, find out whether the P/E ratio of stock is at near the growth rate. Ang P/E ratio ngayon ng Price Corporation ay nasa 5.3 times. Samantalang, ang past performance na kanilang earnings growth rate ay nasa 6%, earnings per share growth rate ay nasa 7.5%. Dito pinapakita na mas malaki pa rin yung past performance growth rate ng company kumpara sa kanilang P/E ratio ngayon. At hindi lamang yon, may forecast ang mga analyst dito sa company na in the next coming 5 years, mayroong growth rate ang company na nasa 16%. Pinapakita din dito also na mayroong pang room to grow itong business na nire-review natin. And sa pang-apat na question, nasa big check din tayo dito. Ang panglimang question na dapat nating masagot, how much of the stock is owned by individual insiders and institutions investor? Now, according to ownership breakdown ng Price Corporation, ang institutions ownership ngayon ay nasa 1.3% lamang. That's a very good and positive sign. Why? Because ayaw nating makita sa isang company na nire-review natin, ang institutions ownership ay nasa 50 to 60%. At hindi lamang yon, ang individual insider ownership ng Price Corporation ngayon ay nasa 4.7%. So ibig sabihin, strong ang management ng company. So kumbaga meron silang strong belief na yung company nito ay mag-grow pa in the next coming years. Ang ayaw naman natin makita no, kapag tayo mag-i-invest sa kumpanya ay walang individual insiders na bumibili. Tama nga naman, ikaw ba, kung bibili ka ng isang company pero yung mga namamalakad nito ay hindi man lang bumibili, that's the sign na walang tiwala ang mga management sa isang kumpanya. Kumbaga, the chef doesn't eat, it's cooking. Pero dito sa Price Corporation, nasa 4.7%. So sa limang question na kinategory ni Peter Lynch, nasa limang check din ang Price Corporation. So dito pinapakita sa mga stock na merong market dominance and also maganda yung return on capital,
And hindi lamang yon, nagbibigay din sila ng dividend. Dito, makikita natin nagko-compound over time yung mga pinaglalagakan natin na investment. Now, in conclusion, the best dividend stock for the next decades should have a strong dividend history, financial stability, market leadership, and potential for sustainable growth. Na kung itong video na to ay naging useful sa'yo, gusto kong makisuyo sa'yo na pindutin mo yung like button para marami pang potential investor yung maabot itong ating channel. And please subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na kagaya nito ang i-upload natin. And this is Peso Warrior na nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side.